Paalambayan kong minamahal, lupa mong sagana sa sikat ng araw, ideng paraisong ang dito'y pumanaw, at perlas ng dagat sa may silanganan. Buong kasiyahang inihahain ko kahiman aba na ang buhay kong ito, maging dakila may alay rin sa iyo kung ito'y dahil sa kaligayahan mo. Mamamatay akong sa aking pangmalas, silahis ng langit ay nanginginag, ang pisngi ng araw ay muling sisikat sa kabila nitong malamlam na ulap. Hayaan ang araw na lubhang maningas, gawing parang ulap sa patak ng ulan, maging panganurin sa langit umakyat, ang mga daing ko'y kasama't kalangkap. Ipagdasal mo rin mga kapuspalad, mga nangamatay pati naghihirap, mga dusat sakit, ina'y tumanggap ng tinggib ng lungkot at luhang masaklap. Ang samyo, tinig at himig na masaya, kulay at liwanag may lugod sa mata, paulit-ulitin sa tuwi-tuwi na ang aking taimtim na nasa pag-asa. Sumatong Est. Por Diyos Santo! Mahabaging Diyos! Ano ang nangyari, Ginoo? Mga Ginoo, patay na si Rizal! Papaano ng ating samahan? Papaano natin mapupondohan ang last solidaridad kung wala na si Dr. Rizal? Hindi lubos matalos ng aking isip ang kinahantungan ng samahan. Hindi nagtagal ay nagsawa rin ang mga membro na pagbibigay ng mga buwan ng butaw at sa kawalan ng pananalig na pagpunggan. Itinatag ko ang Cuerpo de Compromisarios. Ina! Umanin! Nagsisi ko kung bakit ko hiniling na magkaroon ng bagong damit. Habang ako'y nabubuhay, pinapangako at sisikapin kong maging isang mabuting Ginoo gaya ng ninaisong maging isa akong fraile. Ina! Ina! Huwag mo akong iiwan! Ina! Unang utos, ibigin mo ang Diyos at ang iyong puri ng lalo sa lahat ng bagay. Ang Diyos na siyang bukal ng buong katotohanan, katwiran at kalakasan. Ang paghahangad ng puri ang siya lamang makapigil sa iyo sa pagbulaan at makapipigil na huwag kang suminsay sa daan ng katwiran at lagi magtaglay ng kasipagan. Ginoo, nandito na po si Medibining Astasia. Gusto na kayong makausap. Alam mo, ayos ko lang natin kung ano ang sasabihin sa akin ng Medibining Astasia. Batid kong may gusto kang ipahiwatig sa akin, Binibini. Anong iyon? Batid mo kung bakit ako naparito pule? Paumanhin, Binibining Anastasia. Ngayon wala akong maalala na marapat kong may batid. Paumanhin sapagkat hindi ko may pagkakaloob ang inyong nilanais. Hindi ako alis rito. Kaya kong ibigay sa'yo lahat kahit karangalan ko pa. Sinisita kita. Inibig kong higit ang aking bayan kaysa sa aking sarili. Hindi ko naranasang ako ay pumasok sa isang romantikong relasyon. Ako ay sumasang-ayon sa hakbang ng La Liga Pilipina para sa reforma. Ito ang tiyak kong mas mabuting paraan upang makabago ang pamamalakad ng gobyerno. Sa tingin ko ay mas mabuti ang revolusyon ni Andres sapagkat wala namang naidulot na tama ang pagsusulong ng La Liga sa reforma. Hanggang ngayon ay hindi pa rin natin nakakamit ang pagbabago. Sumasang-ayon ako. Pakiwanag ko ay mas makabuti na isulong natin ang revolusyon na sa ganoong paraan makamit ang Pilipinas ang kalayaan. Mga Ginoo, ano man ang daan na ating kakahakin, ilagay natin sa Diyos at hanarin ang kanyang pagpupalang lubos.
Simula noon, naging popular ang kaisipan ng revolusyon sa sirkulo ng mga liberal. Kumampi ang taga-suporta ng reforma at mahati ang La Liga sa dalawang grupo, ang mga revolusyonaryo ni Bonifacio at ang hanay ng mga reformista. Andres, ano na ang nangyari sa kanya? Hindi ako nagkulang napigyan ng payo si Andres tungkol sa kanyang isinusulong na revolusyon. Ngunit nakapag-desisyon na siya na revolusyon lamang ang sagot upang makamit ang karayaan ng ating bayan. Panganib ang ating tatahakin, pero hindi dapat tayo matakot kahit sa kamatayan. Isipin nating tayo'y malakas, matibay at makapangyarihan. Tayo ang kataas-taasang kagalang-galangang katipunan na mga anak ng bayan. Ilabas natin ang sidula. Pagmasdan nyo ang munting papel na umaalipin sa inyong lahat. Ating wakasin ang ilang taong pananakop ng Espanya. Kulang man tayo sa armas, malakas man ang kanyon at baril ng mga kalaban. Lalaban tayo hanggang sa huling hininga. Dahil anak tayo ng bayan. Atin ang bayang ito. Atin ang lupang ito. Punitin ang sidula. Mabuhay ang revolusyon! Mabuhay! Para sa revolusyon! Mabuhay! Ang sidulang iyon ang nagsasabing si Andres Bonifacio, ang unang pangulo. Ano mo, inanet lamang ang sidula naging pangulo na? Hindi. Ang ibig sabihin ng pagpunit ng sedula ay kumalasa tayo sa gobyerno ng Kastila at ang katipunan ang unang naging gobyerno ng bansa. Ang labanan na iyon ang nabigay ng lakas ng loob at inspirasyon sa iba't ibang lalawigan para mag-aklas at labanan ang mga Kastila. Pero hindi lahat ng labanan ay naging matagumpay. Dahil sa kakulangan ng armas, dumating ang panahon na pinakamasakit para sa Supremo. Buhay ng Katipunero ang maging kabayran upang makamit ang kalayaan ng bayan. Ang pagkatalo ng mga katipunan sa Manila, hindi matatagal, tuloy na itong mabagsak. Hindi maganda ang reputasyon nito. Ang tingin sa kanila ay mga tulisan, mga bandido. Sa tingin ko, walang kalahan si Bonifacio para pamunuan ang revolusyon. Kailangan natin ng bagong liderado. Magsagawa tayo ng halalan. At ang nanalo bilang presidente ay si Emilio Aguinaldo. Dahil si Andres Bonifacio ang nakuha ng pangalawang pinakamaraming boto, marapat lang na siya ay talaga bilang pangalawang pangulo. Walang galang sa lahat. Ngunit kailangan marinig ang boses ng karamihan. Pagsihanda ang lahat! Huwag sayangin yung mga bala! Ikatlong utos, dagdagan mong pilit ang talos ng isip at katutubang alam na ipinagkaloob ng Diyos sa iyo sa pamamagitan ng pag-aaral. At magsumakit ka ng lububos lakas sa gawang kinahihiligan ng iyong loob, na huwag kang sisinsay kailanman sa daan magaling at katwiran upang matipon sa iyo ang lalong maraming kagalingan at sa ganitong para ay makatulong ka sa ikasusulong ng lahat. Ito nga'y siya mong pagkasunod sa pinatutungkol sa iyo ng Diyos sa buhay na ito. At kung yao'y maganap mo ay makakapuri ka, at kung may puri ka na'y maitatanghal mo naman ang kapurihan ng iyong Diyos. Thank you.
kayo na si Andres ang magiging pangalawang pangulo? Sumasang-ayon ako! Sumasang-ayon kami! Walang galang sa lahat. Ngunit hindi sapat ang mga sumasang-ayon lamang. Kailangan pa natin magsagawa ng isa pang panibagong halalan. Bilang Direktor de Guerra Emilio de Dios, bilang Direktor de Interior Andres Bonifacio, walang galang na po sa lahat. Ngunit alam naman po natin na hindi makakayang gamparan ng isang taong hindi naman nakapagtapos ng abogasiya ang posisyon ito. Alam naman natin na si Ginoong Andres Bonifacio ang ating mahal na supiro na ay walang pinag-aralan. Kanina mo ba ako iniinsulto? Hinahamon mo ba ako? Dali ka rito! Opo, Supremo! Huwag mong gawin yan! Tawal niyo! Huwag patayin, Supremo! Huwag na po! Malinaw ang naging usapan. Magkasundo tayong gagalangin natin ang kalalabasan ng halalang ito. Ngunit kayo na rin ang sumira ng usapan. Bilang Supremo ng Katipunan, pinapawalang bisa ko ng halalang ito. Nang ako'y magkasakit, hindi ko gustong lumabas sapagkat ayaw kong makita akong mga tao sa aking kalagayan. Ngunit ito'y biyaya pa pala sapagkat ito ang dahilan upang hindi ako hatulan ng kamatayan. Dumulog ako kay Gobernador General Fernando Primo para sa aking kalayaan at matapang kong komisyon ang pamahalaan. Dinilig naman ito ng Gobernador sa pag-aakalang hindi na ako banta sa pamahalaan sapagkat ako ay may karamdaman. Ihalo! Gobernador! ¿Qué? Yo no soy amenaza de la España. Alguien afiliado con lisiado. ¡Cabrones! ¡Qué gracioso! Noong napansin ko ang ligali at galit sa maraming bahagi dulot ng pagmamatigas sa pamahalaan ng Espanya sa Pilipinas na naggawad ng kalupitan sa nagsiwala ng mga panganib ng mga masasamang pamahamahala ng Pilipinas at nagpanukala kung paano ito iwasto. Malinaw kong nakita ang kagustuhan ng taong bayan at inihayag ko ang tukulid kong ihandog ang sarili ko na sumama sa revolusyon. Ngunit iba ang aking nadatnan. Lord! Walang magpapaputok! Ikalimang utos. Pagpilitan mo ang katimawaan ng iyong bayan bago ang iyong sarili at papaghariin mo sa kanya ang bait, ang katwiran at kasipagan. Sapagkat kung timawa siya ay matitimawa rin ikaw at ang iyong kamag-anakan. Ikapitong utos, huwag mong kilalanin sa loob ng iyong bayan ang kapangyarihan ninyong mga tao na hindi sa lagay ninyong magkakababayan.
pagkat ang buong kapangyarihan sa Diyos nagmumula at ang Diyos ay sa konsensya ng bawat isa na nangungusap. Kaya't ang taong ituro at ihalal ng mga konsensya ng sangkabayanan ang siya lamang magkapagtataglay ng tunay na kapangyarihan. Ikawalong otos, ihanap ng pilit ang iyong bayan ng republika. Yon baga ang lahat na namamahala ay palagay ng bayan, bukiya, ang pagkakaroon baga ng hari, sapkat ang hari ay walang binibigyan ng kamahalan, kundi isa o ilang angkan lamang, upang maitayo niya ang kanyang sariling angkan, na siyang pinanggagalingan ng lahat ng mga hari. Hindi ganito ang republika na nagbibigay ng kamahalaang pinaiiral, at ang bayan nagiging dakila alang-alang sa kalayaan o kaluwagan, at marilag at masagana gawa ng kasipagan. Magandang umaga, Ginoo. Ikaw po ba si Mabini kung hindi mo marapatin ang aking pagtatanong? Magandang umaga din po, Mahal na Presidente. Tama po ang iyong isinambit. Ako'y namangha sa iyong taglayng talino. Di ko mapagkailan na tama pala ang sabi-sabi ng mga tao na ang Mabini sa aking harapan, isa palang taniyag at respetado. Akin naman po sinagot ang iyong katanungan, Mahal na Presidente, ukol sa sitwasyon ng aking bayan. Kung hindi mo mamarapatin ang aking pagtatanong, itinatalaga kita ang puno kong tagapayo ng aking pamumuno. Ikinagagalak kong paglingkuran ang bayan na aking minamahal at paging punong tagapayo ng puno nito. Mabuti, dahil sa mismong araw na rin ito, inideklara ko ang paglaya ng ating bansa na way awaan tayo ng Diyos. Sa bayan ng Cavite Viejo, lalawigan ng Cavite, ngayong araw, kalabing dalawa ng buwan ng Hunyo, 1,878, Don Rianzares Ambrosio Bautista Auditor D. Guerra at sadyang komisyonado, na italaga upang ipahayag na at parangalan ang tanging araw na ito ng pamalaang diktatorial sa Pilipinas ayon sa karatas ng taas-taas ng diktador Don Emilio Aguinaldo y Fami. Tayong magkakatipo na nagsilagda sa kasutang ito ay pinapahayag natin ngayon at pinasisinayan ang pangalan ng buong Pilipinas. At ngayon, hawak ko ng watawat na aking minagayway na nanumpa na ito'y mamahalin at ipagtatanggol sa kahuli-huling patak ng ating dugo. Malayo na tayo! Tayo ay magbiwang! Woo! Panahon din ito, ipinaniwala ng mga Amerikano sa Pilipinas na sila ay kaalyado na pagkasunduan ng dalawa na hindi mahimasok sa teritoryo ng bawat isa. Narinig din daw ng presidente si Admiral Dewey na tayo kanilang papalayain. Hold your arms! Thank you.
Ginoo, pinaputukan ng mga Amerikano ang mga tauhan natin sa Santa Mesa. Hindi natin kayang lumaban ang dalawahan. Unti-unting humina ang pamahalaan. Makalipas ang ilang buwan hanggang Agosto 1898, isang kumbensyon ang naganap at idiraos sa Baku of Cavite na naglalayong ratipikahan ang pagtalaga ng kasalinlan ng bansa. Ang Pandaka, San Juan at iba pang karating bayan. May kasunduan na rin sila sa Espanyol sa loob ng Intramuros. Get ready, men! We'll begin in an hour! Nakipagkasunduan na tayo sa kanila na hindi natin pangimasukan ang bawat isa. Ano ito'y nangyayari? Bakit nila pinaputukan ang ating tropa? Tila ito'y Mandarin ay sumasayon ng Amerikano sa ating pagdeklara ng kasarinlan. Magbubukas tayo ng Kongreso kung saan susulatin ng kongresista ang mga konstitusyon. Hindi kailangan ng pamalaan na nasa revolusyon pa ang legislatura. Nasa gayon, mabilis ang desisyon ng Pangulo na hindi nadadaan sa pag-aaproba ng mga mababatas, lalo pat wala pang bansang kumikilala sa kalayaan at pagsasarili ng Pilipinas. Hindi muna mapipigilan pa ang Kongreso dahil may komite na ito para sulatin ang konstitusyon. Ibinimbing ko ang konstitusyon dahil bukod sa hindi pa ito kailangan, pabor ito sa mga kongresista dahil magiging makapangyarihan ang Kongreso at aagawin kay Aguinaldo ang kapangyarihan upang mamahala sa buong Pilipinas. Kamagan Negra del Presidente, isya siyang kaniliman sa loob ng tanggapan ng Presidente. Dapat lang siya itanggalin. Alam niyo bang spilis ang sakit niyan? Kunwari walang nubya pero matinik naman sa kama. Mga Ginoo, ang maniwala sa sabi-sabi ay walang bait sa sarili. Marami pa ang mga nangyari pagkatapos nun. Inalok pa nga akong maging punong hukom sa Korte Suprema, ngunit binitikos ako ng mga kaalyado ni Aguinaldo. Lumpo raw ako. Ano ba ang trabaho ng isang hukom? Maghukay ba ng lupa? Hindi ba't magbasa? Kakatuwang isipin. Senyor Presidente, walang patutunguhan to. Habang nagtatalo tayo dito, lalo lang lumalakas ang mga Amerikano. Lusugin na natin sila ngayon hanggang sila'y kaunti pa lamang. Mapapasakamay natin ang Maynila at mapapalayas natin sila sa Intramuros. Nasa kamay na natin ang kreatif bayan. Meron na tayong 4,000 katao. 5,000 lang mga Amerikano, kaya natin sila. May panalakon na sila Abuelas at Benjamino upang usap ng paan ng Intramuros. Pinaglalaro ang mga tayo. Tignan nyo, ang mas hindi. Kailangan natin lumubos habang kakauti pa lang sila. Kaaway din ang Espanya, eh. Ang kaaway ng aking mga kaaway ay itutuloy kong kaligitan. Kinalaban ng mga Amerikano ang Espanya sa kanila. Sinakot ba nila ako? Hindi. Tinulungan pa nila ang mga kubanong supayan ng Espanya sa kanilang lupin. Pagbigyan naman natin ang kakaunting kapayapaan ng ating bayan. Pinipili ko ang kapayapaan. Bulag! Sa halip na maupo tayo dito, andoon
sana tayo sa labas kasama ang ating mga kababayan. Naghuhukay ng mga trinchera at sinasanay sila para lumaban. Huwag ninyong pakinggan ang matatamis na salita ng mga Amerikano. Walang lugar para sa mga bulag sa gabinete na to. Paglaban kami, babagsak na ekonomiya. Papaano namin mapapakain ang aming mga pamilya? Negosyo, kalayaan, bayan o sarili. Pumili ka! Kilala kita, kasali ka sa gobyerno sibil ng Kastila at nang malagay na sa panganib ang Espanya, lumipat ka agad ng bakod. Ngayon, tayo naman na nasa panganib. Magkikisipin ka na ba sa bandila ng Amerika? Magtigil ka, tao lamang tayo. Meron tayong mga interes. Paano ninyo nasisigmurang mag-usap tungkol sa negosyo kung mga alipin tayo sa sarili nating bayan? Minamahal ko rin ang ating bayan. Pampendehadas! Nasa iyong kamay na, General Luna, ang digmaan. So paano ko sila labanan? Kakagatin ko sila? Matutulungan ba ako sa mga kababayan iyan? Mga Ginoo, ipagdasal natin ang kapayapaan ng ipagkadaan din natin ang digmaan. Maraming makabayan, marami ring galit sa kapangyarihan. Puro sarili ang iniisip, hindi ang bayan. Isip bata, ito ang sanhi na pagkatalo ng revolusyon. Ikasampung utos, palalaluin ng kaunti sa loob mo ang iyong kababayan sa iyong kapwa-tao. Aariin mong palagi siya na parang isang katuto. Kapatid kaya o kasama man lang. Palibhasa'y iisa ang iyong kapalaran, iisa din ang iyong tuwa at kapighatian, at magkakaayon din naman ang iyong mga hinangat at pag-aari. Kung Espanya talaga ang kalaban ng Amerikano, bakit hindi sila makiisa sa atin? Bakit pinipigilan nilang tayong pasukin ang Intramuros? Get ready, men. We'll begin in an hour. Isang malaking karangalan ay paglaban natin ang ating ginang bayan. Huwag tayong magdadalawang isip. Adilante, compatriotas. Ang mamatay o magtagumpay. Pilipino tayo! Balik! Ang Pilipinas hanggang sa kamatayan. Ibigin natin ang inang bayan.
Bakit ka pa po ang kasama dito sa bahay? Psst! Well, tama na ang katatanong. Ikita mo naman, inuubo na ang Ginoong Mabini. Pasensya na, Ina. Sige lang, iho. Ituloy mo lang ang iyong pagtatanong. Mainam ng marami kang katanungan. May pagsusumikap ka malaman ang mga bagay-bagay. Silda, maaari mo ba akong ikuha ng tubig na maiinom? Si Ginoong Mabini. Ano mangyari kay Ginoong Mabini? Ginoong Mabini! Ano nangyari sa iyo? Ginoong Mabini, gumising ka! Mga kababayan, hindi pa tapos ang rebolusyon. Hindi pa tayo tunay na malaya.